Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay may problema tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig? Dahil napakarami ko rin mga bossing na kasalukuyang ngayon po ay biguan tungkol po sa usapin ng buhay pag-ibig. Dahil nga po sa, kumbaga, nape-pressure sa mga nagaganap sa ngayon tungkol lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal, kung kaya't madalas ay may pag-aaway na nagaganap sa isang mag-asawa or kaya ay dyan pumapasok yung third party. At napapansin ng mga bossing ko, marami po sila, parang binilang ko sila. Basta marami po sila, mga bossing. Napapansin nila na nalalamig na sa kanila ang kanilang relasyon. At meron pang iba na iniwan na sila ng kanilang karelasyon. Ngayon po, ito ay para sa inyo, mga bossing. Para sa mga taong iniwan or may pagbabagong nagaganap sa inyong karelasyon. Para manumbalik muli ang kanyang pagmamahal or bumalik po muli siya sa inyo. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kaya po mga bossing ko na nabanggit ko sa inyo, lahat po ng mga problema pinagdadaanan, lahat po yan ay may solusyon. Basta alam nyo lamang po ang tamang sangkap, perfectong pagkakagawa at kailangan ay may lubos kang paniniwala. Kung kayo ay may mga alinlangan sa mga ganito, ay huwag nyo po itong tatangkain gawin. Ngunit kung ikaw naman ay naniniwala sa mga gantong pamamaraan, kailangan ay lulubos-lubosin nyo na ang inyong panalangin. Hindi po yung basta lamang ibinubukas sa inyong bibig. Dapat po yan ay tao sa inyong puso kung ano man ang kahilingan ninyong gustong hilingin. Ngayon, madaling pamamaraan lamang po yan, mga bossing. Yan po ay talaga namang subok na subok ko na at yan po ay nagawa ko na nung mga kasalukuyan na talagang pinagdaanan kami ng pagsubok ng aming pamilya. Kahit buhay pag-ibig, napagdaanan po kami ng ganyan. Kami po ay marami mga pagsubok na pinagdaanan. Pero ang nais ko ay maging okay ang lahat kung kaya't ito ay naganap. Kumbaga talagang mula sa aking puso, humingi ako ng panalangin ng pagbabago at tunay na ito ay naganap. Kaya mas maina, mga bossing, kung kayo po ay gagawa ng ganito, ay lulubos-lubosin nyo na mula sa inyong puso ang kahilingan para mabilis tumalab. Ano po mga kailangan natin, mga bossing ko? Kailangan lamang po natin ng isang piraso ng kandila. Ngayon, ang kailangan pong kandila natin, checkin nyo po muna mabuti, mga bossing, kasi may mga coated na mga kandila. Hindi siya tunay na pink. Kailangan po yung talagang tunay na pink. At ito pong liwanag, ayan, yung liwanag na ito ng ano ng kandila, itong esperma candle, ay gustong-gusto ko po siya kasi nauubos po siya talaga at hindi po siya coated. Ayan, hindi po ako sponsor nito pero sinishare ko sa inyo dahil ito yung naobserbahan ko. So, dami kong kandilang nagamit, mga bossing. Mga nandito na sa tabi ko, nasayang lamang po siya. Hindi po siya talagang tunay na naitapon ko na. Ito po, sample ko lang. Tingnan nyo po, mga bossing. Diba? Maganda siyang tingnan pero yung pala, coated lamang po siya. Dinip lamang siya, pero ang tunay na kulay niya ay puti. Hindi po yan pwede. Ang dapat po ay yung talagang purong pink, ha? Tingnan nyo po to. At saka, ito nga po yung liwanag. Talagang nauubos po siya. Hindi siya yung, minsan kasi may kandila po na yung mismong ganto niya ay paliit ng paliit hanggang sa mahaba pa po siya pero kumbaga na-stop na yung pag-sindi po niya kasi nga po paliit ng paliit itong kanyang mismo tawag ba po dito? Ito, basta ito, yung pinaka-lid ng kandila. Ngayon po, mga bossing, kailangan natin ay pink at kailangan din po natin ang puti. Ayan. Ngayon, isa lamang. Ito rin po. Ito ang lagi kong ginagamit kasi naobserbahan ko na siya kahit malaking ganito. Kasi ito po yung pinakapayat, pinakamaliit. Kaya ganito po ating gagamitin. Yung kahit yung pinakamalaki po nito, ay okay po siya. Talaga nauubos po siya. Hindi po yung, hindi siya coated. Talagang tunay na pink po siya or kung ano man ang mga kulay po niya. Ayan. At pagkatapos po, mga bossing, ayan, na-share ko lamang kasi syempre mag-share din naman ako. Share ko na rin sa inyo yung mga magaganda na kandila na talagang tunay na puro na kung anong kulay niya, hanggang dulo po siya, yun talaga ang kulay niya. Hindi po siya coated lamang, hindi siya dinip sa kulay lamang. Kasi pag ganun, wa-effect po yun. Kailangan kung anong kulay talaga, yung kulay niya talaga, hindi siya kinulayan lamang.
At pagkatapos po nito mga bossing, kailangan po natin ng larawan ninyo ng inyong magkarelasyon. Ayan, ito yung Mr. Ko at saka ako. Kailangan kayong dalawa na sweet po kayo. At pagkatapos, kailangan din po natin ng ribbon at kailangan natin ng buhok po ninyo kung sino pong gagawa. At kailangan natin ng pang-ukit po dito. Pwede po dito na pwede pong pako, pwede po yung basta matutulis, pwede yung tinik, pwede nga po mga pin or kaya or karayom. Isusulat po natin dito ang tunay na pangalan ng inyong karelasyon. Unahin po muna natin ang inyong karelasyon. Tapos, kayo po. Pero dito natin sisimulan. Halimbawa, ito, diba, ito yung lid ng kandila. Dito po natin siya sisimulan. Sa mismo lid ng kandila para pababa po siyang ganyan. Ayan. Di ang pangalan ay Joel Pagyo. Ngayon po mga bossing, habang inuukit nyo po ang kanyang pangalan, sinasabi nyo po ng mga kahilingan ninyo ng walang gamit na sana. Parang inuutusan nyo po siya. Halimbawa, ano, bumalik ka sa akin, tapos mahalin mo ako, yung mga ganon. Kung ano po yung mga gusto po ninyo na mangyari po sa inyong relasyon, maging okay kayong dalawa, hindi na kayo mag-away, at maging tapat sa isa't isa, at magmahalan, yung mga ganyan. Ayan na po. Pagkatapos, sulat nyo po dito, love. Unahin niyo po yung pangalan niya mga bossing ha. Kasi dapat siya yung mauuna or kaya siya yung labis na ano sa inyo. Lalo-lalo na kung kayo ang sawan-sawa na sa kayo lagi ang nagmamahal sa kanya. Kasi sa isang relasyon po talaga yan, may isang labis na nagmamahal. Kasi kung parehas kayo na ano, kapag yan eh, ano ba, parehas kayong nagmamahal na ano, plus magkaroon ng problema, dyan na papasok yung walang pagkakaunawaan. Kailangan may isa talagang labis dyan na lagi magpapasensya. Ngayon, kung parehas kayo, pantay lamang, eh, maaaring kapag isang beses na pag-away, eh hindi, kayo po ba'y nakarinig ng ganon? Minsan lang sila nag-away. Eh, nung pag-away na yon ay biglang nagkahiwalay na talaga. Kasi, maaaring balance lamang po ang pagmamahalan nila. Dapat po kasi talagang may isang labis doon na lagi magpapasensya. Eh, kung kayo po ang lagi nagpapasensya, ibahin naman natin, i-reverse natin ngayon. Ngayon, siya naman po yung lagi magpapasensya at magmamahal sa inyo ng labis. Sulat nyo po yung pangalan ng inyong karelasyon, tunay na pangalan at ipilido, at sulat nyo po ay love, tapos sulat nyo po dito ay kung sinong nagawa. Ay di Apple Pagyo. Ayan po. Pagkatapos, ganun din po mga bossing sa white. Magsisimula ka rin po dito sa may mismo lead. Dito po yung pangalan. Simula muna, Joel Pagyo. Ayan. Tapos, taos sa inyong puso, magwi-wish ka po dito habang sinusulat mo ang kanyang pangalan. Ayan, mamahalin mo po ng labis. At hindi na tayo mag-aaway kahit kailan. Yan. Magiging tapat tayo sa isa't isa. Tapos, bahala na po kayo na mag-wish pa doon. Pagtapos, sulat nyo po dito, love, apple. Kung sinong gumawa. Ayan. Apple. Pagyo. Dahan-dahan lang kayo mga bossing dahil, syempre, maliit lang yung ating kandila, eh baka maputol. Yan. At pagkatapos, eh na po siya, nasulatan na mga bossing. Ngayon, ang gagawin niyo po dito sa likod ng larawan, susulat niyo po dito ang tunay na pangalan at ipilido. Ganito po. Halimbawa ay uunahin po natin siya. Joel Pagyo. Love, Apple, Pagyo. Tatlong beses na ganon. Ayan. Joel Pagyo, love, Apple Pagyo. Tapos, tatlong beses na ganun, paulit-ulit. Joel Pagyo, love, Apple Pagyo. Tapos, Joel Pagyo, love, Apple Pagyo. Yan, mayroong part na ayaw sumulat. Ayan. At pagkatapos po nito mga bossing, kukuha ka ng buhok po ninyo.
Ngayon, meron ako sa aking, ano, dito ko na kukunin. Yan, ito po yung buhok. Yan. Lalagay ko lamang po siya dito. Dito sa pinagpangalanan. Pagkatapos, ipopold po yan. Yan. Ganyan po ang magiging resulta. Yan. Pagkatapos, ibubuhol po natin siya. Ito po mga bossing ko ay gagawin po natin tuwing umaga. Nang 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Sa umaga para tayo ay magtagumpay sa ating hinihiling. Ayan. Ayan po mga boss. Pagkatapos, ito po, itong ating kandila, magwi-wish ka po dito bago mo siya bubuksan. Magwi-wish ka na walang gamit ng sana. Sabihin niyo po dito, banggitin niyo ng 3 beses ang kanyang tunay na pangalan at ipilido. Sabihin niyo po dito, Joel Pagyo, Joel Pagyo, Joel Pagyo. Tapos, i-wish niyo po dito na bumalik ka na sa akin at tayo ay magsimula muli or kaya manumbalik muli ang dati nating pagmamahalan at tayo ay maging tapat sa isa't isa at huwag tayong mag-away. Kung tayo man ay hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan ay hindi ito hahantong sa hiwalayan. At tayo ay magmamahalan at tayo ay magsasama habang buhay. Or kaya tayo ang dalawa ay magkakaroon ng forever. Yun. Bahala na po kayong mag-wish. Pagtapos, pag natapos na inyong kahilingan mga bossing, saka nyo po sisindihan itong ating kandila na nakaharap sa may silangan at ito po, ribbon na ito ay nasa gitna. Nasa gitna po ito mga bossing ganyan. Bawal lamang po sindihan. Gustuhin ko man sindihan ang ating kandila ay bawal po itong sindihan. Bawal magpakita ng mga ganon dito po sa mga video. Kaya kumbaga yan po. Unawa nyo na po ito. Pag na-wish nyo na, sisindihan nyo na yung ating kandila at ito ay nasa gitna. Uubusin nyo po itong payat na kandila. Pero kung no choice kayo, wala kayong payat na kandila, matatabang kandila ang nasa inyo, okay na po yan. Tapos pagtapos ng kahilingan nyo, hihipan nyo po siya, hihintay nyo siya hanggang siya po ay maubos. Hanggang, halimbawa, natapos na ang wish nyo ngayon, hipan nyo po. Tapos bukas po muli, ganon. Araw-araw ganon hanggang sa maubos ang inyong kandila. Pero kung payat ang inyong kandila, isang gamitan lamang po, okay na po yan. Ito po mga kandilang ito ay magme-melt dito. Ngayon, ito po mga bossing ay ilalagay po ninyo sa mataas ng lugar or mas mainam po ito ay balutin nyo sa pulantela na tipong wala makakita at ito ay isasabit ninyo sa inyong po main door. Ito po ay napakabisang pamamaraan ng pagpapabalik sa inyong karelasyon or kaya po ay manumbalik ang dating pagmamahalan na lumipas at napaka-epektibo nito basta sikreto lamang po ito mga bossing, wala dapat makakaalam nito. Once may nakaalam nito na isa sa miyembro ng inyong pamilya, hindi po ito tatalab. Dapat po ay wala kahit sino man ang makakaalam po nito para mas maging epektibo. Kayo lamang mismo. Kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong mga pamamaraan, kailangan matuto po kayong magtago ng sikreto. Ito po ay wala dapat kahit sino. Kahit sabihin nyo naniniwala rin po siya ay hindi po. Dapat po kayo lamang mismo ang makakaalam. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyong lahat. Salamat po.